It was 1999 when I came to Hong Kong. Actually, ang kapatid ko ang nagkumuha sa akin dito. Bago pa yon, isa na akong Kristiyano sa Pilipinas. Bagong Kristiyano, as in baby Christian. Yung tipong inaakay, tipong iniimbitahan pa bago mag-church. Pero before pa, nakakaramdam na ako ng kakaiba sa Panginoon. Yung kahit nagtatago ka, sinusundan ka. Ako yung tipo ng tao na, yun nga, tahimik, nasa loob lang ng bahay. Pero, yun na, nakilala ko ang Panginoon sa Pilipinas pa lang. And then a few months later, inimbitahan ako ng kapatid ko na dadali niya daw ako sa Hong Kong. Na-excited naman ako, Hong Kong yun, diba? So, dinala niya ako dito sa Hong Kong. Isinama niya ako sa Lifeway. Pagdating ko sa Lifeway is parang it's just an ordinary kind of worship na nag-church lang, parang katulad sa Pilipinas. Pero yun nga, yung hatak ng labas na minsan mag-church, minsan hindi. Parang hindi naman yun ang aking priority. Pag sinabi ng kapatid ko na punta tayo doon, sama lang ako sa kanya kasi mas matanda siya sa akin. Wala pang direksyon ng buhay ko. On and off lang ako sa pag-church. Pag feel ko, pupunta ako. Pero pag hindi, sasama ako sa kapatid ko. Ganun ako ka immature nung araw. Hanggang suddenly, may pagkakataon na habang nagpipreach si pastor, talagang nangungusap eh. Yun talagang parang pangalan na lang, ako na. Parang ang kulit, yung parang sabi ko, Lord, ganun pala ako kakulit nung mga panahon na yun, pag iniisip ko yung buhay ko bilang Kristiyano na ang dami ko palang sinayang na panahon. Hanggang dumanas ng maraming pagsubok, namatay yung aming nanay, and then umuwi sa Pilipinas, nag-decide na mag-for good para mag-alaga ng magulang, pero yun nga, after 5 days nawala na siya. And then very gracious si Lord dahil kahit na nag-alsabalutan na ako from my employer's house, nag-desisyon na akong umuwi mag-for good, pero napakabait ng Panginoon. Hinipo pa rin ang employer ko para makabalik ako dito sa Hong Kong. Pagbalik ko dito, doon na ako nag-decide na mag-commit na sa church sa tulong ng isang cell group leader na pinagtiyagaan niya ako. At hindi ko ma-imagine na unti-unti, doon ko na na-realize na ang sarap palang maglingkod kay Lord. Doon ko na-realize na ang dami ko palang sinayang before na kapag ka na-imagine kong mag-church ay hindi ako mag-church. Hanggang sa unti-unti, na-involve na ako sa ministry. And then one time, hindi ko makakalimutan na tinawagan ako ni pastor. Actually, hindi naman tawag. It's a text sa telepono na pinagagawa niya ako ng sermon outline to preach. Actually, hindi ako makapaniwala, so tinawagan ko siya. Tinawagan ko si pastor na, pastor, ako ba talaga to? Hindi ko ma-imagine na tatayo ako sa gitna. Wala akong alam and I am not worthy para tumayo sa pulpito. Sabi niya, try natin, wala namang magagawa for the Lord. So, pagkatapos namin mag-usap, ang iyak ko ang dami. Halos, sabihin na nga natin exaggerated, pero halos bumaha yung isang buong panyo sa kakaiyak sa Panginoon. So, pinatayo ako ni pastor sa pulpito sa Saturday service pa yon, and then nasundan ng Sunday service. Hindi ko ma-imagine kung ano yung ginawa ni Lord, dahil para kang hindi pa man heaven, pero ramdam mo na yung presensya niya. Ramdam mo na yung pagkilos ng banal na espiritu. Ramdam mo na yung pagkilos sa amin lahat, na bumaba ako sa pulpito na parang
parang nakalutang ako sa Alapaap. Na nakikita ko yung mga people na ang ngiti nila is hanggang tenga. Sabi ko, Lord, I do not know kung ano yung sinabi ko sa harap. One thing is for sure na ginawa ko yun para sa iyo at ikaw ang kumilos, hindi ako. So maraming pagkakataong na ulit hanggang sa, yun na, one time inalok ako ni Pastor na mag-enroll daw ako sa Bible school dahil gagamitin ko raw yun sa maraming pagkakataon, magagamit ko yun. One time, kinausap ako ni Pastor na pinaplano niya daw. Actually, hindi na pinaplano. Yun na ang naging decision niya na kunin daw niya akong associate pastor. Sabi ko, Pastor, parang nagpaplano na akong umuwi sa time na yon. And then, sabi niya sa akin, marami pang pwedeng mangyari. Marami pang desisyon sa buhay mo na pwedeng mangyari. And habang wala pa yon, pwede ka namang maglingkod sa Lord sa pagkakataong to. So, tinanggap ko yung alok niya dahil hindi sa ano paman, gusto kong makapaglingkod sa Panginoon. Nasa palagay niya ay mas lalo akong makakapagsilbi sa kanya totally. So, tinanggap ko yung alok para maging associate pastor ni Pastor sa Lifeway. Again, palaging nandun yung konsensya ng sarili dahil hindi nga worthy to become one, pero sa biyaya ng Diyos, nakakaraos pa din. Palagay ko yung pagkaka-install nila sa akin that time is ang saya ng pakiramdam, ang saya ng damdamin na makapaglingkod ka, pagkatiwalaan ka ng Panginoon na humawak ng mga kaluluwa, pagkatiwalaan ka ng Panginoon na akayin to mga taong ito sa mga footstep ng Panginoon. So, ang ganda, ang sarap ng pakiramdam na maglingkod sa Panginoon. Lalo't alam natin na ang Diyos na kumikilos sa atin ay totoong buhay at makapangyarihan. I would say na ang sarap ma-inlove sa Panginoon. Buhay Kristiyano ay totoong masaya. 100% sure na masaya. Dahil nga, ang sayang maglingkod sa Panginoon. Pero hindi laging masaya dahil maraming mga sufferings na nararanasan ang buhay ng lahat. Sa katulad ko, ang dami namin pinagdaan ng magkakapatid. Andoon yung namatayan nga kami ng magulang. Nagkaroon kami ng kapatid na nagkasakit. Yung bang na-comatose siya, napasok sa ospital. At ang tindi pala noon, parang gusto kong kausapin si Lord na, Lord, ano ba itong nangyayari sa amin? Parang gusto kong mag-complain. Sabi ko, Lord, ang sakit naman. Dahil comatose na siya, 6 na araw na siyang nasa ospital, hindi pa rin gumigising. May pumutok sa ulo, pero parang hindi kami handang magkakapatid. One time napanood ko yung moving the war room. Sinundan ko yun. Sabi ko, Lord, yung babaeng nag-pray sa kanyang war room, sinagot mo. And I am here, nandito ko sa war room kung tinatawag na nakikipag-battle ako, Panginoon, para sa kapatid ko. Yung mga ginawa mo before, yung mga nababasa ko sa Bible, napapakinggan ko sa audio Bible, na ang dami mong pinagaling. Walang imposible sa'yo. Napagaling mo nga sila. Bakit sa kapatid ko, pwede mo rin gawin yon? Kinausap ko si Lord. Kinulit ko siya. Pinag-pray ko ng masinsinan sa Panginoon. Yung gisingin mo lang siya para masiguro ko na meron siyang tumanggap siya sa'yo. Because before, nung okay pa yung pag-iisip niya, palagi ko siyang kinakausap, palagi ko sinasabi sa kanya na ang bait ng Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Umuoo naman siya, nagtitiwala naman daw siya. Pero this time, Lord, gusto kong marinig sa mga bibig niya na totoong tumanggap nga siya sa'yo. Every prayer ko, tumatawag ako sa kanila. At araw-araw, meron bagong development. Sabi ng doktor, ilabas niyo na lang siya kasi
hindi na namin siya kaya. Alagaan nyo and wait and see. Inilabas namin siya sa ospital. Binilang namin yung mga nagastos namin sa kanya. Mahigit 600,000 piso. Sabi namin, Lord, bahala ka na. Alam namin na meron kang inilaan para gastusin namin sa pagpa-ospital ng kapatid ko. I cannot imagine yung halaga na kailanganin namin. Pero napakabuti ng Diyos. Nabayaran namin lahat yun. Hindi ko alam kung saan namin kinuha. The Lord is good dahil hindi kami nakaranas mangutang sa ibang tao. It was produced within the family. Pero as far as I know, wala naman kaming pwedeng ibenta. Wala naman kaming pwedeng isang land na lupa. Pero yung pangangailangan namin is natugunan ng Panginoon. Ang galing ni Lord, pag-uwi ng kapatid ko sa bahay, yung tinanggihan na siya sa ospital, pero nakikita namin yung pagkilos ni Lord sa buhay niya, hanggang sa nagre-react na siya sa mga ginagawa namin sa kanya, hanggang one time nakikita na namin siya na nakaupo na, hanggang praise the Lord, dahil hayan hanggang ngayon, ang tagal na, ilang years na rin, kasama pa rin namin siya ngayon. Napakasayang marinig na ang kapatid mo na pinag-pray mo kay Lord na, Lord, buhayin mo naman siya kahit sandali lang. Buhayin mo naman siya kahit pansamantala lang, marinig ko lang, masiguro ko lang na tumatanggap siya sa'yo. Napaka-faithful ni Lord dahil alam mo na yung pinangako niya na isa lang sa pamilya ang tumanggap sa kanya. The rest of the family ay ililigtas niya. As long as gagawin natin yung part natin para makilala ng mga mahal natin sa buhay ang Panginoon. And ginawa ng Diyos yun sa kapatid ko. Ginawa ng Panginoon yung pangako niya sa amin. And ang daming pagsubok. Sometimes na sabi ko, Lord, heto na naman ang isang pagsubok. Dati namatay yung magulang namin, namatay yung kapatid namin, nagkaroon ng kasakit yung isa na naming kapatid, and then another pagsubok. Patong-patong. Pero every time na mayroong mga bagong pagsubok sa buhay namin, naiisip ko, napagdaanan ko na to, napagtagumpayan ko na to kasama ang Diyos. And napaka-faithful ni Lord. Napaka-faithful niya sa mga pangako niya na alam ko na kahit ano pang pagsubok ang darating sa amin, alam ko na kasama namin si Lord dahil iyon ang pangako niya na hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. And sa lahat ng mga naranasan ko, always, lagi kong nararanasan, lagi kong nararamdaman ang pagsama sa amin ng Panginoon. Napaka, the one thing na gusto kong i-describe ang Panginoon sa buhay ko, ang paborito kong pagpuri sa Panginoon, God is so faithful. Dahil naranasan ko ng maraming beses sa buhay namin magkakapatid ang katapatan ng Diyos sa mga pangako niya sa amin. Ang katapatan ng Diyos sa mga na sinabi niya sa salita niya na pinanghahawakan namin magkakapatid. Napakabuti ni Lord. He is always faithful. Isang taon na nakakaraan ng maranasan ko, mismo ako yung nakaranas ng pagsubok. While I was in my work, sinakitan ako ng ulo. Yung tipo ng sakit na noong ko lang naranasan, na parang sa pakiwari ko, hindi ko siya kaya. Handoon yung parang mabibiyak yung ulo ko, handoon yung hindi ko na halos matandaan kung ano na yung nangyari pagkatapos noon. Nasa trabaho ako hanggang sa kinatok ko na yung aking employer dahil hindi ko na kaya. Tumawag sila ng ambulansya, pero wala na eh. Wala na akong malay. Ang alam ko na lang, one time, pagdilat ko, nasa loob na ako ng ambulansya. And after that, yung scene na natatandaan ko lang, dumilat ako, si Ate Ade nasa harap ko na, na sabi niya ooperahan daw ako sa ulo.
Sabi ko, bakit? Anong nangyari sa akin? Basta sabi niya, ooperahan ka daw sa ulo. So that's it. Even I myself, hindi ko ma-comprehend kung ano bang nangyari sa akin. Hanggang sa bigla na lang nagba-blackout, nagdidilim ang paningin ko. Hanggang sa ang doktor na mismo ang nakipag-usap sa akin na, you are here in the operating room. Ooperahan namin ang ulo mo. Pero mag-relax ka lang kasi kaming bahala sa'yo. So I remember bago mangyari yun, nag-text pa ako sa mga leaders kay Pastor na ibinalita ako sa kanila na ooperahan ako. Sabi ko, please pray for me. So naganap ang operasyon. At nung lumabas ako, pagdilat ko, nasa ICU na ako. Yun na naman, si Ate Adina naman ang nakita ko. Sabi niya sa akin, tanda-tanda ko yung banggit niya sa akin. Sabi niya, nakikilala mo pa ba ako? Sabi ko, oo naman, kilalang kilala kita. Sabi niya, tanda-tanda ko, sabi niya, praise the Lord. Yung pagsabi niya na yun, nagtaka ko, bakit ka, kung ano bang nangyari sa akin? Pero wala silang maipaliwanag. So, nung the following day, may dumadalaw na mga doktor, may mga dumadalaw na mga nurse, hanggang tinatry kong bumaba ng kama. Ayaw nila akong pababain. Sabi niya, stay in your bed, mag-relax ka, kasi hindi ka pa pwedeng bumaba. Pero sa pakiramdam ko naman, kaya ko eh, makakababa ako ng aking higaan. Hindi ko maintindihan bakit ganoon na lang yung pagpigil sa akin ng nurse na bumaba ako ng kama. Dumating yung doktor, doon ako nagkaroon ng chance na makausap siya. Sabi ko, Doc, actually hindi ko alam kung anong meron sa akin. Ang alam ko lang, inopera niya ako sa ulo, pero hindi ko alam kung anong talagang totally na condition ko. So, in-explain sa akin lahat ng doktor yung nangyari. Ang sabi niya, pumutok yung ugat sa ulo mo. You have a brain aneurysm that was ruptured na kumalat sa buong mong utak, so inoperahan ka namin. Doon ko palang nalaman na yung pala, ganun pala kalala yung naging sakit ko. Pero sa pakiramdam ko, ang lakas ko. Sabi ko, ganito ba yung naoperahan na pumutok ang ulo? Wala akong makitang sign na naoperahan ako sa ulo eh. Ang lakas ko, plus sa mga text sa akin, parang nakikipagbiroan pa ako, may dumalaw pa sa akin sa mga kapatiran. Nakuha ko pang lumakad palabas ng ospital kasi hindi nga sila makapasok because of COVID. Parang sa pakiramdam ko, ang lakas ko, hindi lang nila ako nire-release ng ospital dahil nilalagnat nga ako. Pero wala akong maramdaman na may sakit. Parang yung dati kong lakas is the same pa rin. So, tuwang-tuwa ako dahil sabi ng doktor, pwede ka nang lumabas bukas. Na-excited ako, binalita ako kay Pastor, lalabas na po ako bukas, araw ng Friday yon. And then, natuwa siya, nag-text ako dun sa mga leaders na palabas na ako bukas. And then, excited ako, sabi ko, Pastor, pwede ba i-assign mo ako dun sa first service? Kasi, para hindi ako mainitan. Dahil, sabi nga nila, mag-ingat daw ako. Sabi ng doktor, mag-ingat ka, pag lumabas ka, just relax. So, umatin ako ng first service. Pagpasok ko dun sa church, palakpakan yung mga tao. Kasi ini-imagine nila na papasok ako sa church na naka-wheelchair, pero hindi. Naglalakad ako sa sarili ko. Nakapagbiyahe ako mula sa bahay hanggang sa church. Walang butas ang ulo, malakas ang katawan, diretso ang salita, walang nangyari, parang walang nangyari. Nakita nila yung himala. Nakita nila yung himala na ginawa sa akin ni Lord. Nakita nila yung pagpapagaling na ginawa sa akin ni Lord na nagkaroon ako ng brain aneurysm. Pumutok yung ugat sa ulo ko, pero parang walang nangyari. Pag naisip ko yun, binabalikan ko siya sa internet. Ano bang meron sa brain aneurysm pag pumutok? Ano mangyayari? Nabasa ko na according sa statistics, yung lima, kung may na,
May naging katulad ng kaso ko kung sampo ang napinutukan ng ulo, ng ugat sa ulo. Yung lima noon on the spot, hindi pa nakakarating na ospital, patay na. At yung halos 60 or 70% ng mga na-opera na yon, pinutukan ang ugat. Nagkakaroon sila ng physical deformities. Merong diferensya sa speech, may diferensya sa kamay or whatever. Pero sa akin, buong-buo, parang walang nangyari. Walang nangyari. Mukhang hindi na-opera. Ang lakas ko. Kaya nga, pag naiisip ko yung ginawa sa akin ni Lord, parang, Lord, anong meron sa akin na minahal mo akong masyado? Anong meron sa akin na gano'n na lang ang pagpapagaling mong ginawa sa akin? Danas na danas ko, ramdam na ramdam ko. I mean, yung kapangyarihan ng Panginoon ay pinaranas niya sa kapatid ko. Yung kapangyarihan ng Panginoon, yung pagpapagaling niyang ginawa sa kapatid ko, ako mismo nakaranas. Yung ibang kasabayan ko sa ospital, may kwento pa sa akin na dalawa daw kami pinasok sa operating room. Yung nakasabay ko, hindi na nakalabas ng buhay. Ang explanation sa akin ng doktor ay nilagyan nila ako ng coil sa ulo na meron akong metal sa ulo sa ugat. Sabi ko nga, Lord, iprolong pa yung buhay ko dahil gusto kong gamitin to para i-testimony ko or i-testify ko kung gaano kakabuti. The Lord is so good. Mahal ako ng Diyos. Sabi nga dun sa t-shirt na nabasa ko, mahal ka ng Diyos kahit ganyan ka. Minahal ako ng Panginoon kahit ganito ako. Napakabuti ni Lord. Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, kung ikaw meron kang pinuproblema ngayon or may karamdaman ka, pagagalingin ka ni Lord, magtiwala ka. Naranasan ko yan sa Kanya.